100,000 pesos business idea. First trial, fail. Kukonsider natin ang una nating trial na fail. Pero hindi tayo susuko. Magbe-benchmark. Naka 829 pesos tayo para sa benchmarking. At magta-try tayo ng paulit-ulit hanggang makuha natin ang lasa at kalidad na gusto natin. Tara! Okay, para sa ating chicken pastil in a jar project, nandito na naman tayo at ito yung unang beses nating magta-try magluto nito. Pero bago yan, nag-order kasi na naman ako sa online ng ating mga ibe-benchmark, no? So, ang pinamili ko ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi apat na chicken pastil lang itatry natin ngayong umaga bago tayo magluto. So, dito ang aking dalawang assistant para mayroon akong ibang opinion. Hindi lang ako, titikman natin yan. Hello, J-Man! Daming abot. Tatlong araw na ka nang nag... Dahil yung pagkakapak, oh. Talagang prontibay. Okay? Mayroon tayong apat na variants dito. So, lahat ito ay spicy. Spicy, magkakaiba ng kulay, mukhang magkakaiba ng laki ng pagkakaflakes. So, yan. Doon, wala kayo. So, tingnan natin itong isang to. So, gusto natin dito is nagpa-pop yung takip, syempre. Kasi, ibig sabihin siya ay walang hangin sa loob. Parang supot yun ah. Okay. Try natin. Ibang-iba kaysa nung sa nauna. Ano ba talaga lasa ng chicken pastil? Pero masarap. Try natin tong pangalawa. Okay, try natin kung puputok. Nagsingaw naman siya. Try. Mas masarap ito pang una. Ito pa rin yung ano, yung mas okay sa aming panlasa, yung una. So, pangatlo tayo. Puputok kaya. Chili Flakes Pastil. Sumingaw naman siya. Okay, try. Ito pa rin. Ito ang food. Okay, pang-apat. Siya yung pinaka-puno, pero siya yung pinakamaraming oil. Yan o. Yung tatlo kanina, nakaangat yung ano niya eh, yung laman. Sobrang asim. Asin, sobrang asim. Asin, sobrang asim. para ka nagsaw-saw sa... Suka. Suka. Nung kinain mo. Pero, ito tingin ko yung ano, pinaka-okay. Though, wala ibang ano siya. Mukha siyang may extender pa rin. Ang nakakalito lang, magkakaiba yung lasa nila. Kaya hindi ko alam kung ano talagang lasa ngayon ng chicken pastil. Although mamaya magluluto tayo, may na-research naman akong ingredients at saka paraan ng pagluluto. So doon tayo magsisimula. Okay? Okay, yung total para mabili ko itong apat na to, naka 829 pesos tayo para sa benchmarking. So imaminus natin yan sa ating running balance. So ang balance na lang natin is 99,021 pesos. So dapat bago maubos to, meron na tayong produkto na patok sa market. Bago bumili na pangluto, nag-almusal muna kami at inulam na namin itong mga pastil na ito. Pandali man lahat. Pagkatapos niyan, pumunta na kami sa bilihan sa malapit lang. Chicken breast, 222 pesos. At sa iba-iba pang ingredients, 76 lang. Umuwi kami at dinaanan pa sa bahay ang mga kailangan natin. Kumuha tayo ng mantika, ito yung canola oil, measuring cups, sa yung ating lutuan. Ipat natin yung ating portable stove. Okay,
Tapos, gasa natin itong manok. Okay, simulan natin lutuin ito. Tingnan natin ito ng tubig. Actually, first time kong nagamit ito. Ang tagal ko nang nabili nito. First time natin magamit. Medyo mahangin lang, pero may ginawa si John Paul na alternative. Sila na ba? Mas malakas nga naman ako po eh. So hinati ko lang. So napanood ko, hindi daw naglalagay ng asin sa ganito kasi madadry yung flakes ng chicken mamaya pag may asin. So mula pagkakulo, lulutuin lang natin to ng mga 30 to 40 minutes. Lagyan lang natin ng isang sibuyas habang nagpapakulo. Tapos parang trip kong lagyan ng luya pangtanggal ng lensa dito sa kulo. Hindi ko alam kung ano mag-i-epekto pero kanya-kanyang trip. Siyempre hindi ko babanggitin kung may iba akong kakaibang inilagay dito. Baka kasi mag-success agad tayo, edi marireveal naman yung recipe. Kaya kung ito na lahat or may inilagay ako, hindi nyo malalaman. Second thought, yeah, ililipat natin pala dito para matatakpan din natin. Okay, mag-ana tayo. Maghihiwa tayo ng sibuyas, bawang at luya para pagkaluto ng ating manok, mabilis na. Okay, tapos na yung 30 minutes. Hanguin na natin. Kasi kailangang i-drain to at medyo mag-dry yung ating manok. Siyempre, lumamig para ating ma... Ano siya? Manut-nut natin siya mamaya. Parang gusto kong ituloy na lang ng tinola to. Gusto ba eh? Okay, palamigin muna natin to. Tapos, may alit. Tapos pinapatayo natin to. Tuloy lang natin yung pag-gagayat. Okay, although medyo mainit pa, anuhin na natin, ibuka natin para mas mabilis lumamig. Nagabukan na yung... Shred lang natin to. Mano-mano lang sa ngayon. Para maganda siyang tingnan, dapat strip siya talaga, hindi yung durog na durog. Mga ganun, oh. Yan. Okay, okay na to. Itong isa, ibabalik namin to sa sabaw. Gagawin namin tinola. Tinola sabaw. Okay, simulan natin ang pagluluto. May naisip kami ni Jampol habang kami nagnunot-nut nito. Yan. Titignan natin kung maggagana yun. Secret lang ang pangalan. Secret pa sa ngayon. Pero mukhang magandang idea. Lagyan natin ang 1 cup of mantika. So, unahin natin ang luya. Then bawang. Then sibuyas. Lagyan natin sibuyas. Okay, update lang tayo sa ating countdown. So, gumastos tayo sa ating ingredients ngayon ng 298 pesos. So, editor, pakilagay sa taas, ang ating balance ay 98,723. So, ilagay lang natin itong ating chicken. Nilagay ang mga manok at iba pang mga ingredients. Bahala na si Batman muna. Hinalo ng hinalo. Tinikman ng tinikman. At nagdagdag na kung ano-ano pa. Okay, sa ngayon, mukhang walang direksyon ito, pero ang dami naming dinagdag. Nilagay na yung sili. Hindi ako kumbinsido sa lasa sa ngayon. So, kukonsider natin ang una nating trial na fail. Pero syempre, pagkain to,
edible naman, kaya kakainin pa rin namin ito syempre. Pero hindi tayo susuko, makukuha din natin yung lasa na gusto natin. Okay ba? Yun lang, peace.